Hindi raw babayaran ni Senator Win Gatchalian ang 1 milyong piso na nakuha ng hindi pa kilalang suspect sa kanyang credit card. May ulat on the spot si John Consulta. John? Kani nagtungo si Senator Win Gatchalian sa NBI para ireklamo ang kanyang pagiging biktima ng credit card fraud. Ayon kay Gatchalian, 2 transaksyon ang ginawa ng suspect, isang 300,000 at isang 700,000. At ipinadeliver sa 4 na magkakaibang location, ang isa ay sa Makati. Muli nito iginiit ka, Connie, na hindi niya babayaran ang 1 milyong pisong ginastos ng suspect para ito ipambili ng alkohol. At malinaw doon sa Connie na may kakulangan sa security protocols ng mga banko kung kaya't nabag-file siya ng isang resolution para maimbestigan ang ganitong credit card hacking at credit card fraud sa Senado. Kakausapin din daw, Connie, ni Gatchalian ng BSP kaugnay sa naturang insidente. Gitang senador, hindi rin daw dapat pinagbabayad ng mga bangko ang mga biktima ng ganitong credit card scheme. Marami na raw silang natanggap ng ganitong karanasan matapos mailabas sa media ang nangyari sa kanya. Kumpiyansa ko rin si Gatchalian na mahuhuli ng NBI ang nasa likod ng credit card hacking. Tiniyak naman ng NBI na kanilang tututukan ang kaso ng senador at nagbabala sa ating mga kababayan na mag-ingat para hindi maging biktima. Yan ang latest mula sa NBI. Balik sa iyo, Connie. Yes, John, meron na bang lead ang NBI sa mga gumawa nito? Sa ngayon, Connie, ay iniipon na ngayon ng Cybercrime Division sa pangunan ni Attorney Vic Lorenzo ng lahat ng mga hawak na mga impormasyon ni Senator Gatchalian. At ang maganda rito, Connie, ay very cooperative naman yung courier service at maging itong mga kanila kinukuha na ngayon ng impormasyon at kumpiyansa ang NBI, Connie, na sa loob ng ilang linggo magkakaroon na silang development at darating ang panahon na matutumbok din nila ang sinasabing organized criminal syndicate na nasa likod ng credit card hacking. Connie. Maraming salamat sa yung update sa amin, John Consulta.